sakit sa atay. Buhod. Napakahalaga ng trabahong ginagampanan ng atay sa katawan ng tao. Subalit, kagaya ng ilang bahagi ng katawan, ito ay maaaring maapektuhan ng iba't ibang uri ng sakit at kondisyon. At kapag nanghina at tuluyang napinsala ito, hindi lamang mahihirapan ang buong katawan na gumana. Kaya naman sa mga malalalang pagkakataon, ang paghina ng atay ay maaari ring humantong sa kamatayan. Paano gumagana ang atay? Ang atay ay isa sa pinakamalaking bahagi ng digestive system ng katawan na matatagpuan sa ilalim ng mga tadyang sa may kanang bahagi ng tiyan. Nasa ilalim nito ang apdo at ang lapay. Ang atay, apdo, at lapay ay nagtutulungan upang matuno sa mga pagkaing pumapasok sa katawan. Tumutulong din ang atay upang alisin ang mga nakalalasong mga sangkap sa katawan. Sinasala rin ng atay ang dugo na pumapasok sa digestive system at naglalabas din ito ng bile na dumadaloy pabalik sa mga bituka. Bukod sa mga ito, gumagawa rin ang atay ng mga protina na kailangan upang lumapot ang dugo at para sa iba pang kaukulan. Ang atay ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sakit at kondisyon. Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod. Hepatitis, cirrhosis, cancer sa atay, pagtigil sa paggana ng atay, ascites. Ang mga karaniwang sanhi ng mga nabanggit na kondisyon ay impeksyong dulot ng virus, mga tumor, problema sa immune system, labis na katabaan, maging ang pag-abuso sa mga nakalalasing na inumin. Ang mga taong mayroong sakit sa atay ay may mga sintomas na gaya ng paninilaw ng balat, pananakit ng tiyan, pamamanas, pag-iiba ng kulay ng ihi o ng dumi, pagkapagod, maging ang hindi maipaliwanag na pagkakaroon ng mga pasa. Ang mga lunas na maaaring ilapat sa sakit sa atay ay batay sa uri nito. Ang mga karaniwang lunas ay ang mga gamot na para sa hepatitis A, B, o C, liver transplantation, lunas sa kanser sa atay, o ang endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Hit the notification bell to be updated for my next videos.